Wearing a red blazer and pants with 5-inch heel sandals, isang matamis na ngiti ang pinakawalan ko. Pagkatapos kong pahina ng red dented lip balm, ang labi ko bago kusukrin ang buhok ko na umaabot hanggang balikat at sinadya ko rin kulutin ang bandang dulo nito. Inayos kong rearview mirror ng kotse ko bago buhay ng engine nito. Ito na ang araw na magkakaroon ng pagbabago sa kumpanya. Alam ko hindi nila inaasahan ang pagbabalik ko at kung inaakala nilang nanahimik na ako matapos sila akong palasigin, pwes nagkakamali sila. Hindi ako makakapayag na madudungisan ang pangalan ko sa bagay na hindi ko naman ginawa. Saktong alas 9 ng umaga nang dumating ako sa kumpanya. Ayaw pa nga sana akong papasukin ng security guard kung hindi lang ako sinilubong ni Mona sa ground floor. Lahat ng mga empleyadong madadaanan namin nagtataka sa presensya ko kung bakit ako nandito. Mahigit kalahating buwan lang naman ako nawala pero kung tingin nila, parang dahil ko pang isang dekadang lumipas na nawala bago bumangon mula sa hukay. You look stunning, Ma'am Soraya. Ang gorgeous mong tingnan, Ma'am. Bagay na bagay sa iyong bago ninyong posisyon sa kumpanya. Pabulong na saad ni Mona sa dulo dahil ako at si Romeo pa lamang nakakaalam tungkol sa pagiging chairman ko ng kumpanya sa mismong ama ni Caliban naglagay sa akin sa dati nitong posisyon. Thank you. Buti pinayaran ka ni Romeo pumasok muna sa akin ngayon. Ani ako habang nakasakay kami sa elevator. Aba, babatukan ko siya kung hindi niya kapapayagan na may sekretary niya ulit pansamantala, Ma'am Soraya. Napailing na lang ako sa pagiging boss ni Mona. Bagay na higit na kinaayawan sa kanya ni Romeo. Handa na bang board? Ani ako. Aminado akong kinakaban ako sa pasabog kong to, pero kailangan kong gawin alang-alang sa kumpanya na sobrang mahalaga sa ama ni Caleb. Handa na, Ma'am Soraya. Nako, kanina pa nga po sila nagtataka kung bakit hindi pa nagsisimula ang meeting at takana nila tungkol sa sales report na magaganap na meeting. Sagot naman ni Mona. Sobrang pasalamat ako na ako ang pinaniwalaan ni Tito Arthur na makausap ko ito sa video call at pinagkatiwala niya rin sa akin ang posisyon bilang chairman ng kumpanya. Sayang nga lang at sa sunod na taon pa ang balik niya rito sa Pilipinas. Gusto ko na rin gumaling ito sa sakit niyang cancer para masiguro talaga ang kalagayan ng kanyang kumpanya. Oras na siya na muli ang umupong chairman nito. I am just a temporary chairman hanggang sa gumaling at makabalik ng bansa ang ama ni Caleb. Malaking bagay nito sa akin para malaman ko kung sino nagpapabulok sa kumpanya at nagbabalak ng pabagsakin ako. Nandito na tayo, Ma'am Soraya. Saan ni Mona bago itulak papasok ang heavy glass door ng conference room. Unti-unti, nawala ang usapan mula sa mga nakaupong board of directors nang pumasok ako kasunod si Mona na may dalang laptop. What are you doing here? Paan ka na sa kumpanya kay sino nagpapasok sa iyo? Dito. Giit ni Mrs. Claudine na napatayo mula sa inupong civil chair. Soraya, kayo ba ang magre-report ng sales ng kumpanya? How? Nagugulo ang tanong ni Ate Carol bago umiti sa akin. Umiling ako habang sinasetup ni Mona sa screen monitor ang laptop. Call a security guard. Palabasin niyo, magnanakaw na yan. Now! Ramdam ko ang galit ni Mrs. Claudine dahil sa umahangos pa ito habang tinuturo ako. Wala ka ng kahit anong posisyon dito, Soraya. Kaya na pang ginagawa mo rito? Natatawang saan ni Rosario, kaya matalim ko itong binalingan ng tingin. Shut up, desperate mistress. I don't need your shit opinion. Wala kang alam sa pagpatakbo ng negosyo, kaya ibabalik ko ang tanong sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Do you really deserve your position? Panunuya ako. Dumapo ang mga mata ko sa sentro sa dulo ng oval glass table kung saan nakaupo ang asawa ko. Napansin ko ang pagsuri ni Caleb sa itsura ko bago nito tagpuan ang mga mata ko. Hayaan mo kong sabihin ng pakay ko, Mr. CEO of the company. Ani ko sa malumanin na tono. Napaiwas ang tingin si Caleb bago paikutin sa mga daliri niya ang hawak nitong ballpen. Take the spot. Ani Caleb at isang sulyap pa sa akin ang ginawa nito bago tingnan ng papel na sa harapan niya. Trying to concentrate katalata namang may ibang naman ang isip nito. Isang bintang ang nagpatalsik sa akin bilang presidente nitong kumpanya. Bintang na marin kong tinatanggi sa kabila ng mga planadong ebidensa. Natahimik ang lahat dahil bukod sa seryoso at din ang pagkakasabi ko, isa-isa kong tinitingnan ang mga mata nila. Hindi ko to sinasabi sa inyo para paniwalaan niyo ko. Sinasabi ko ito dahil sa may gusto magpabagsak ng kumpanya at ako madidiin kapag nangyari yon. Dagdag ko. Nagkaroon ng bulungan at kanya-kanyang hinaing ang mga board of directors. What are you trying to say here? Stop fooling around, Soraya? Kulang pa bang ninako mo sa kumpanya, ha? Giit ni Mrs. Claudine. Kung ako nga ang nagnakaw sa fan ng kumpanya, bakit hindi nila ako nanahimik at ng ibang bansa na lang, gayon may malaking halaga naman ako. I even have a property in America na kasamang lumalabas na ebidensang nilabas ninyo laban sa akin. Natahimik si Mrs. Claudine pagkatapos kong sabihin yon, kaya muli ako nagpatuloy sa pagsalita. Hindi ko na rin napigilan na maglakad paikot, kaya rinig na rinig ang pagtama sa sahig ng takong ko. Sinubukan ko rin mag-withdraw pero bakit hindi ko ma-access ang account ko? Sa bank account ko nga nakalagay ang pera ang sinasabi ninyo. Nagaling sa fan ng kumpanya, pero iba naman na nagbubukas ito.
Ako ang ginagawang maskara ng taong nagpapabagsak sa kumpanya. Ginagamit niya ak... Nasaan ang mga patunay mo sa sinasabi mo? Tanong ni Caleb na kinaputol ko sa pagsasalita. Nasa likuran niya na ako kaya hinaplos ko ang mga malikat niya, paakyat sa kanyang mga tenga at pababa sa kanyang dibdib. Honey, bulong ko at isang halik sa pisingin ni Caleb ang ginawa ko bago malinig seryoso. Alam ko na tigilan si Caleb sa ginawa ko, kaya bumalik na agad ako sa unahan bago pa man ako makaramdam ng hiya. Hindi ko rin inaasahan na magagawa ko yon. Inuulit ko, hindi ko kailangan paniwalaan niyo ako. At kung sino man ang nasa likod nito, sisiguraduhin ko na bilang na lang ang mga araw mo. Pagpapatuloy ko sa nagbabantang tono. Wala ka na sa organization kahit sino pang tanga maniniwala sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, Soraya, hindi mo na mabibilog ang mga utak ng mga narito. Can you please accept the fact na wala kang posisyon dito sa kumpanya? Extra hiradang sa Meterosario na konti na lang susugurin na ako dahil sa ginawa ko kanina. Damn her! Asawa ko si Caleb, kaya pwede kong gawin ng kahit ano dito. Hindi na ako nagsalita dahil sa nagplay na sa screen monitor ang temporary resignation video ni Tito Arthur na sinaya niya sa akin kanina para sa araw na to. I, Arturo Bermudez, temporary resigning for the position of the chairman of BEW Company due to my health condition. In regards with this, with a full of trust and belief, I am temporarily turning over my position as chairman to Soraya Bermudez, my son's wife that will be effectively at this moment until I get back. What? Hindi ako makakapayag. No! No! Galit na sigaw ni Mrs. Claudine. Inaasahan kong ganito maging reaksyon niya. Nagkaroon ng diskusyon ang ibang board at nagreklamo sila kay Caleb. Si Ate Carol naman pinapakalmang kanyang ina habang si Rosario tila nawindang dahil sa pagkakatulala. Inakit mo ang asawa ko. Kaya mo siya napapayag. Noon pa man talaga, duda na ako sa relasyon niya ni Arthur. Nag-init ang ulo ko dahil sa sinabi ni Mrs. Claudine. God! Paano yung nagawang isipin ng ganyang bagay? Kinabutan ka nga sinasabi mo, Mrs. Claudine. Mataas ang respeto ko sa'yo dahil ina kayo ng asawa ko. Pero ang pag-isipan niyo ako ng ganyan, hindi ako magdadalong isip na bastusin kayo. Masisisi niyo ba ako na mas pinagkakatiwalaan ako ni Tito Arthur kesa sa inyo? Geet ko? How dare you? Nasalo ko ang kamay ni Mrs. Claudine at naiwasan ko ang tagkapagkasampal ito sa akin. No! How dare you, Mrs. Claudine, na pag-isipan ako ng ganyan? Magkaroon ka naman ng tiwala sa asawa mo at higit sa lahat, hindi ako kagaya ni Rosario. Ani ako sabay tula kay Mrs. Claudine na nasalo naman ni Ate Carol. Enough! Pagpapatigil ni Caleb sa tensyon sa pagitan namin ng kanyang ina. Hindi ako titigil hanggat di ko nasasaktan ang asawa mo, Caleb. Gigil na saad ni Mrs. Claudine. Napilit inaabot ang buhok ko. Mom, tama na. Nagdesisyon na si Papa at wala na tayong magagawa. May tiwala ako kay Soraya. Hindi niya hayaang bumagsak ang kumpanya. I know she's doing it for everyone's good. Tura ni Ate Carol na pinipigilan ng kanyang ina sa pagsugod ito sa akin. Hiwalayan mo ng babaeng yan, Caleb. Kung hindi, ako nang gagawa ng paraan para maalis yan sa landas ng pamilya natin. Claudine, banta niya na nakawala mula sa yakap ni Ate Carol. Kaya't nasugod ako nito sa bahilan ng buhok ko. Nagkagulo na sa loob ng conference room dahil natak na rin ako nang sumulpot na si Rosario ang blazer ko. Halika nga rito, Soraya. Pinagtutulungan nila ako. Ayokong patulan si Mrs. Claudine bilang respeto sa kanya, kaya si Rosario ang hinarap ko at hinawakan ko ang bunbunan nito bago isubsob ang makapal nitong mukha sa mesa. Ah! Daing ni Rosario. Tumigil na kayo. Pagpapagitna ni Caleb na pinaghiwalay kami ni Rosario. Ma'am Soraya, saan ni mo nang nasa loko dahil sa muntik na ako matumba? This fucking meeting is adjourned. Sigaw ni Caleb at mabilis na nawala ang iba. We are not done yet, Soraya. Pahabol sa akin ni Mrs. Claudine bago lumabas ng conference room habang inaalalayan ito ni Ate Carol. Mag-usap tayo, Soraya. Ani Caleb, kaya nilingon ko ito. Love, lecheng to. Huwag ka nang umepal. Mag-uusap ang mag-asawa, epal ka. Tura ni Mona, napakaladkad na sinawa palabas ng conference room, si Rosario nag-iinarte. Tingnan mo ang ginawa mo. Masaya ka na, ha? Masaya ka na ba, Soraya? Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Caleb. Nanginig ang tuhod ko at bumagsak ang mga balikat ko. Alam mong hindi ako nagsimula, Caleb. Ang mami mo at ang kabit mo. Hindi lang kung dapat sisihin mo. Maging patas ka naman. Nanginginig kong sambit. Chairman ka na. Mas mataas ng posisyon mo sa lahat at lahat ng ambitasyon mo ninakuha mo na. Nainsulto ako sa sarkasikong pagkakasabi ni Caleb. Kaya nagunahan sa pagbagsak ang mga luha ko. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Lumuluhang saad ko. Masisisi mo ba ako, Soraya? Nilaman ka na ng ambisyon mo. Kaya nga ako nawala ng gana dahil sa'yo. Dahil sa mga ambisyon mo lang ang mahalaga sa'yo. Isang masakit na sampal ang pinakawalan ko kay Caleb. Wala nang tigil sa pagbuhos sa mga luha ko at lalo ko naiyak dahil sa galit na sinipa ni Caleb. Ang dalawang swivel chair.
Kinuha niya rin ang laptop na nasa ibabaw ng mesa at maras itong binato sa screen monitor. Galit ako, Soraya. Galit na galit ako sa'yo. Damn you! Simula na ikasal tayo, wala ka na ibang inintindi, kundi ang mapatas ang posisyon mo dito sa kumpanya. Iniyawan mo ang pagiging sekretary ko dahil sa gusto mo maging presidente. Geit ni Caleb. Hindi totoo yan. Alam mong hindi totoo yan. Laban ko sa gitna ng paghikpi. Pinabayaan mo ko, Soraya. Pinabayaan mo kami ng anak na sana natin dahil sa mga ambisyon mo. Paulit-ulit akong umimik habang umiiyak. Emosyonal na rin si Caleb pero mas lamang ang galit niya at hindi ko na mapigilang sumagot to defend myself. Naging mabuti akong asawa sa iyo, Soraya, kahit nakakalimutan mong obligasyon mo sa akin. Naging mabuting asawa ka nga ba, Caleb? Kasi kung oo, bakit niloko mo ko? Bakit nangaliwa ka? Humihikbing sambat ko. I needed you during the darkness time when you lost our baby. But you are too busy of reaching your ambitions and Rosario was there. I felt love, care and comfort with her. Mga bagay na hindi mo sa akin naparamdam, Soraya, dahil nabala ka masyado sa pagtupad sa mga ambisyon mo. Pagpapamukha sa akin ni Caleb sa mga paghuhulang ko raw sa kanya. Punyet ang rason yan, Caleb. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaano ko sinisisi ang sarili ko nang mawala ang pinagbubuntis ko. Anong gusto mong gawin ko? Manatili sa bahay at araw-araw isipin na kasalanan ko? Kung bakit nawala magiging anak sana natin? Hindi mo rin alam, Caleb, na konti na lang mababalo na ako. Kaya hindi mo ako masisisi kung pinili kong abalahin ang sarili ko sa trabaho. Dahil bukod sa laging wala ka sa tabi ko, dahil sa mga business trips mo, pinaparamdam mo rin sa akin na kasalanan ko kung bakit ako nakunan. Kung bakit nawala ang anak natin at nun sa akin. Ang sakit. Ang sama-sama na loob ko ngayon. Pakiramdam ko mag-isa ko lang na pinagdusahan ang pagkawala ng anak sana namin. Asawa ko siya eh. Dapat kasangga at kasama ko rin siya sa pinagdadaanan ko. Buhat na mahunan ako. Huwag mo rin sabihin sa akin ambisyosa ako. Dahil alam mong simula pa lang kung ano talagang pangarap ko bago mo ko iharap sa altar. Mahinang turan ko. Nakalimutan mo na, di ba? Kung ano talagang pangarap ko. Nasasaktan kong dagdag dahil sa hindi makatingin sa mga mata ko si Caleb. At lalo ko nasasaktan dahil doon. Caleb, bago mo ako pinakasalan, sinabi ko sa'yo, hindi ako interesado sa kahit anong posisyon sa kumpanya ninyo, na ang gusto ko lamang, magkaroon ng sariling sewing machine para sa pangarap kong simpleng tahian. Caleb, sinabi ko sa'yo yun. Garaldal na ani ko. Masakit na pinaparala ko sa kanyang pangarap ko noon, na tinalikuran ko lang para sa kanya. Pero nakiusap ka, na baka kung pwede maging sekretaryo mo ako dahil gusto mo na lagi tayo magkasama. Pumayag ako kasi mahal kita eh. Kahit na gustong gusto ko magtahin ng mga damit, sinuko ko ang simpleng pangarap ko para lang sa'yo. Nahirapan na akong huminga dahil sa matinding paghikpi at sa sobrang bigat ng loob. Nasasaktan ako ngayon ng sobra dahil sa mga sinusumbat niya sa akin. Alam mo rin hindi ako tanggap ng pamilya mo. At nakiusap ko muli sa akin, intindihan ko na lang sila. Napagbigyan ko sila lalo ng papa mo. Kahit wala ako alam sa pagninegosyo noon, pililit kong matuto alang-alang sa'yo para naman matanggap ako ng pamilya mo gaya ng gusto mo. Tapos ang papa mo, hiningi niya sa akin na maging presidente ng kumpanya nyo dahil sa magaling daw ako. Gusto kong tumanggi, Caleb. Gustong gusto ko dahil sobrang laking responsibilidad kung sakaling tanggapin ko dahil alam kong mahahati ang oras ko sa'yo. Pero ikaw ang iniisip ko kaya tinanggap ko ang posisyon. Kasabay ng pagtanggap sa akin ng papa mo bilang asawa mo at parte ng pamilya mo. Lahat, Caleb, ginawa ko para sa'yo. Para tanggapin lang ako ng pamilya mo kahit ang kapalit man ito ay ang pagsuko ko sa simpleng pangarap ko. Tagod akong tumingala para pigilan ang nagpagtulo ng duha ko. Tapos ito? Ito pa ang igaganti mo sa akin. Ang lokohin ako. Ang iparamdam sa akin na wala akong kwentang asawa. Ang sakit-sakit, alam mo ba yon? Nagtama mga mata namin ni Caleb habang wala pa rin sa pagtigil ang pagbuhos ang luha ko. Sana hindi mo na lang ako pinakasalan kung sasaktan at tolokohin mo lang din naman pala ako. Nadudurog na sambit ko bago ako tumakbo palabas ng conference room dahil hindi ko na talaga kayang pigilan ang emosyon ko. Ubos na ako. Pagod na ako. It's been 1 week since I became a temporary chairman of the company. Hindi madaling umupo pansamantala sa posisyong ito, lalo pa kung halos lahat ng taas sa paligid mo ay hindi sang-ayon sa panunungkulan mo. Ang buong akala ko irerespeto ko ng mga empleyado, ngunit nagkamali ako. What's your steps, miss? Sambit ko sa iritadong tono dahil sa natapon sa blazer ko ang hawak kong iced coffee matapos ako mabangga ng babaeng empleyado na hindi mo lang nagatubiling tumigil para humingi sa akin ng pasensya. Attitude ng ipokritang yun ah. Hayaan mo na, Mona. Kunin mo sa HR department ng pangalan niya. Ani ako. Hindi pwede sa akin ng ganunong etiquette, lalo na kung wala naman sa posisyon. Naiintindihan ko kung nagbagong tingin nila sa akin dahil lang sa walang katuturang bintang. But still, I would not tolerate that kind of attitude. Hindi na ako magtataka kung bakit pinagpalit siya ni Sir Caleb. Kahit ako naman eh, hindi ako makakatagal sa babaeng nasa loob palang kulo.
Sus, mas gusto ko pa si Ma'am Rosario kumpara sa ambisyosa nating chairman na yan. Humigpit ang hawak ko sa dala ng suot kong blazer dahil sa mga narinig kong usapan ng mga staff sa likod ko. Nandito lang ako sa loob ng elevator kasama nila, pero kung mag-usap sila ay parang wala ako. Limang empleyado nga tinanggal ko sa trabaho kahapon, pero baka may susunod na yata sa kanila ngayong araw. Mahinahan kong sabing diretso lang ang tingin sa pinto nang umaantal ng elevator. Kukunin ko na po ba ang pangalan nila sa HR? Sinisipag pa naman akong bumaba sa ground floor, Ma'am Soraya. Sang-ayon ni Mona, naniningon ang mga staff na nasa likod na namin. Ayoko magmukha sa harapan nila at isipin nilang hindi ako patas, pero hindi ko rin mamaatim na kabastusan nila sa akin bilang boss nila. Hindi ko rin sila masisisi dahil biktima na sila ng paninira sa akin ni Mrs. Claudine na sigurado akong ginatungan pa ni Rosario. Bumukas ang elevator, saktong dumapo ang mga mata ko sa dalawang taong magkahawak kamay na unti-unting nawala ang mga ngiti sa labi matapos makita ko. Good afternoon, Ma'am Rosario and Sir Caleb. Bagay na bagay po talaga kayo. Alam kong sinadyang sabihin nyo na isa sa mga naunang lumabas sa staff sa elevator. Napaiwas ako ng tingin, lalo nang nangit-ngit ang mga ngipin ko, dala na matinding pagpipigil ng inis. What a bad life and a bad day. Pagkakong sad bago dire-diretsyang lumabas sa elevator. Naramdaman ko ang pagsagi ng mga dalili ni Caleb sa kamay ko na hindi ko binigang pansin dahil sa galit at girata ng ibabaw sa akin ngayon. Ma'am Soraya, huwag niyo na lang isipin na nakita niyo ka. Anong schedule ng meeting ko sa Tourist Hotel Company? Agad kong pagputol sa sabihin ni Mona pagpasok namin sa opisina ko na dating opisina ng Tito Arthur. Pagod na akong pag-usapan ng asawa ko at ng kabit ito. Mas dapat mag-focus ako sa kung ano pa at maano ko kukuha ang tiwala ng Tourist Hotel Company at tanggapin ang offer ng BEW Company na kaming kunin nilang supplier ng wine sa lahat ng hotel sila dito sa Pilipinas. This is a big deal na kailangan nating makuha. Nangunguna sa hotel industry ang company na ito, kaya kailangan tayong kunin nilang supplier ng wine para sa mga hotels nila. It will help to increase our company sales. Kanina pa ako tinititigan ni Mona at alam kong may gusto itong sabihin sa akin. Around 4 PM, Ma'am Soraya, ang meeting niya with the CEO of Tourist Hotel Company. Kilala ko po ang may-ari ng kumpanya kaya naisingit ko ang schedule natin sa kanila. Ilalapag ni Mona sa table ko ang isang violet na folder. Kinuha ko naman yun para basahin ang background ng TH Company. Immune na kayo sa sakit, ma'am. Kaya parang sanina lang kayo na makita ang asawa niyo kasamang kabit niya. Saglit kong sinilapan si Mona. Bago man nagbasa kahit ang totoo, lumalayag sa kung saan ang utak ko. Kahit hindi po halata sa mga kilos niyo, Ma'am Soraya, na apektado po kayo, hindi naman po kayo magsinungaling ng mga mata ninyo. Sobra po kayo nasasaktan at sasaktan din po ako para sa inyo. Isinarado ko ang folder sa kanilingon si Mona. Umiwas ako lang tingin ng sekretary ko na kaibigan ko na rin dahil kitang-kita kong awa sa mga mata nito. Awa para sa akin. Ayon ayoko pa naman na kinaawaan ako. Please, wag mo akong kaawaan, Mona, dahil lalo lang ako nasasaktan. Saad ko kasunod ang pagpatak ng mga luha. Inaabala ko ng sarili ko sa trabaho para lang di ko malala ang pagtataksil sa akin ni Caleb, pero araw-araw naman itong pinaparamdam sa akin ng mga tao sa paligid ko. Masama ba akong tao, Mona? Naging masama ba akong asawa? Anong mali sa akin? Ang tanong na yun ay dapat para sa asawa ko. Dilinaan ko na lang kay Mona dahil sa sobrang bigat na talaga ng damdamin ko ngayon. Tumayo si Mona para lang yakapin ako. Hindi ka masamang tao, Soraya. Ayaw lang nila sa'yo. Ganun ang mga tao na pag-ayon nila sa isang tao, masama ang tingin nila dito. Pero para sa akin, Soraya, ikaw ang pinakamabuti at pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Hanga ako sa'yo. Sobrang hanga ako. Malaki talaga ang pasalamat kung nasa tabi ko ang taong kagaya ni Mona na handang dumamay sa'yo sa oras na nalulugmo ka. I may not be a perfect woman in the world, but at least I'm a kind of woman who is willing to defend and fight for her place. Hindi lang ako basta babae na niloko ng asawa. Babae ako na pinipili pa rin maging matapang at bumangon sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na pinagdaraanan. Ito na ba yun, Mona? Tanong ko pagbaba namin ni Mona sa kotse ko. Nasa tapat kami ngayon ng isang company building, ang Tourist Hotel Company. Yes, Ma'am Soraya. Ilang beses na ako nakapasok dyan sa loob dahil pinsan ako na may-ari, kaya kahit papaano'y kilala na rin ako ng mga empleyado sa loob. Sagot ni Mona habang papasok kami sa loob ng high-class building. Bumungad sa amin sa ground floor ang mga staff na nakabihis formal na para nasa ibang bansa sila na bumagay naman sa lugar. Nakakasilaw ang mga naglalaki ng chandelier sa kisame at sobrang kintab din ng nilalakaran naming sahig. Kausap ni Mona isang mukhang empleyado nitong kumpanya habang ako'y naghihintay lang sa may tabi ng elevator. Si Mona nagsuggest sa akin ng company na ito dahil sigurado rin siya magkakasundo kami ng CEO nito. Nasa office niya raw si Insan, tara na, Ma'am Soraya. Sumunod naman ako kay Mona na kinakausap pa rin ng empleyado nitong kumpanya hanggang sa loob ng elevator.
Dito dapat ako papasok noon. Kaso gusto ni Lydian umupo ko bilang head ng marketing. Umayaw ako kasi bukod sa hindi ako maalam, nakakaya rin nakukuha akong posisyon dahil lang sa kamag-anak ako na may-ari. Kwento sa akin ni Mona matapos ang kanilang pag-uusap ng employee. Kilala ko si Mona. Hindi niya tatanggapin ang isang bagay na alam niyang hindi naman niya pinaghirapan. Bagay na hinahangaan ko rin sa kanya. Pasok na daw kayo sa loob. Inaasahan na Madam Lydian pagdating ninyo. Ano ng babae? Pagkatapos ibaba ang telepono na nakasabit sa labas na mukhang opisina. Mauna ka nang pumasok sa loob, Ma'am Saraya. Naiihi kasi ako eh. Paalam ni Mona kaya tumungo ako. Tahimik sa loob nang pumasok ako sa malawak na opisina. May sana sa loob at tanaw mula sa malapad na bintanang salamin ang mga nagtataasang gusali sa labas. Mukhang bahay na ngayatan to at hindi na opisina dahil sa may nakita kong dirty kitchen at kwarto sa may kanan at may hagdan din sa loob paakyat. Chairman of Bermuda's Estate Wine Company. Is that you, young lady? Aligaga ako napalingon sa likod ko. Bumungad sa harapan ko ang isang mestisang babae na nakasuot ng purong puting pang opisina. Sumisigaw rin ang karangyaan nito dahil sa mga kumikinang nitong mga palamuti sa katawan. I offered my right hand with full of respect and wear a smile to the lady in front of me. She accepted my hand and we gently shaked our hands. Soraya Bermudez, temporary chairman of the Bermudez Estate Wine Company. I introduced myself. Lydia Villarosa, chief executive officer of the Tourist Hotel Company. My company. Maupo ka. Sumunod ako kay Madam Lydia na sobrang marahan kong kumilos. Naupo ako sa silyang katapat ng table niya at inapag kong proposal sa mababasaging mesa. Nabanggit na sa akin ng pinsan kong si Mona ang dahilan ng pagpunta mo dito, Mrs. Bermudez. It's been a while na may tumawag sa akin na Mrs. Bermudez, kaya lang malapit na ulit ako maging miss. Palihim kong pinilig ang ulo ko para wag maisip ang tungkol sa masakit na bagay na iyon. Wag ngayon, kailangan mo mag-focus. Kahit Soraya na lang, Madam Lydia, ani ako. Okay, Soraya, just call me Lydia then. She said bago ko rin ang proposal ng aming kumpanya. Ilang segundo pa na nakakalipas, pero agad sinarado ni Lydia ang proposal at ginilid yon. Tumayo ito at lumapit sa isang estante na may lamang mga alak. Pagbalik nito sa table niya ay may bitbit na itong wine at wine glass. I don't need to review your proposal. Tinatanggap kong offer ng kumpanya ninyo. Sa inyo na kami kukuha ng mga wine para sa mga hotels namin sa iba't ibang panig ng bansa. Naguguluhan ako pero hindi ko maiwasan mapangiti bago tanggapin ang wine na inaabot sa akin ni Lydia. Thank you, Lydia. I'm really glad na tinanggap mo ang proposal. Pero pwede ko pang malaman ang dahilan mo? Ani ako. It is very unconscious that you accept the proposal without hesitation. Sa lahat naman nakausap ko negosyante, siya lang madali ko ng papayag sa kalakalan nito. You need our company, and we need your company too. That simple. Cheers! Napakarap-karap ako bago inumin ng wine. Just like that? Bumuntong hininga si Lydia bago mapo sa swivel chair niya. Baka napansin niya nagtataka pa rin ako. Pinsan ko si Mona at sa'yo siya nagtatrabaho. Lagi kanyang kinukwento sa akin kapag nagkikita kami. Maybe because we have the same experience in our husband's hand? Nangunot ang noko dahil sa sinabi ni Lydia. Numiti ito sa akin bago malingkunin ang proposal at pirmahan isa-isa mga papeles. Here! Tinanggap ko ang proposal matapos mapirmahan ito lahat ni Lydia. I know what you've been through right now, Soraya. What do you mean? Ani ako. I was a battered wife, Soraya. Katulad mo, niloko rin ako ng asawa ko noon. Hindi lang masasakit na salita na tatanggap ko mula sa kanya. Sinasaktan din niya ako pisikal at ang pinakamalala sa lahat, ginagamit niya ako para lang matugunan ang pangangailangan niya bilang lalaki kahit hindi ko man gusto. Napanunok ako dahil hindi ko inaasahan na mag-o-open up sa akin si Lydia tungkol sa buhay niya. Masyadong pribado mga ganitong bagay, pero lamang ang sakit at kirot na nararamdaman ko ngayon para sa kanya. Mas malala pa pala naranasan niya sa kanyang asawa kumpara sa akin. Dalawang beses din ako nakunan at halos mamatay na ako sa pudan ng asawa ko. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinili ko pa rin manatili dahil umaasa ako na magbabago pang asawa ko. But I was wrong. Mas lumala lang kalagayan ng asawa ko, lalo naging kalbaryo ang buhay ko. Like I'm living in hell and the demon is my husband. Hanggang sa mapagod ako at mawala ng pag-asa na magbabago pang asawa ko, kaya nakipaghiwalay ako. Lumayo ako para buhuin na nasirang ako at pinilit kong bumangon. Napahinga ako ng malalim at hindi ko alam kung anong dapat sabihin. Ngayon lang kami nagkausap ni Lydia pero hindi siya ng dalawang isip na ikwento sa akin ang tungkol sa buhay niya. 10 years. 10 years ko nang hindi nakikita ang dati kong asawa at wala rin akong balak na nagpakita dito for some reason. Siguro dahil sa hindi ko pa kayo magpatawad. Malayo ang tingin ni Lydia at kita ko sa mga mata niya ang sakit. At aaminin ko, naging komportable ako sa kanya matapos ko marinig ang kwento niya. Kaya walang pag-anilangan kung tinanggap ang proposal mo, Soraya, dahil sa mga nakwento sa akin ng pinsan mong si Mona, alam ko at naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo ngayon. Ang lambot ang puso ko.
kusa ng tumulo ang mga luha ko lalo nang hawakan ni Linda ang mga kamay ko. Be brave, Soraya. Kaya mo yan. Kinaya ko at alam kong kakayanin mo rin. Lalo ako naluhadan sa wakas. May nakakaintindi nila sa kung gaano kahirap at kasakit ang pinagdaanan ko noon. I'm tired. Tanging na sambit ko. I know. Kitang-kita ko sa mga mata mo. At alam ko rin malapit ka ng maubos. Nananatili ka na ngayon sa tabi ng asawa mo hanggang sa maubos ka para wala kang pagsisiyan sa huli bago ka sumuko. Am I right? Lalo ako naluha. Tama si Lydia. Hinihintay ko na lang na maubos ako bago sumuko para wala akong pagsisiyan pagdating ng araw. We don't deserve this. Nagbahalang naman tayo pero tayo pang ginagot ni Loco. Hayaan mo lang na umiyak ka. It will make you stronger. Gumiti ako kay Lydia at hinayaang lumandas sa mga luha ko hanggang sa kusa na lamang itong tumigil. We will work together from now on. Kaya tuturuan kita kung paano umusad, Soraya. Hindi madali pero dapat mong kayanin. Sincerong sambit ni Lydia. Thank you, Lydia. Masaya ako nakilala kita at kahit ngayon lang tayo nagkausap, natutuwa ako sa concern na pinapakita mo sa akin. God knows kung gaano ako kalugmok sa loob ngayon. Emosyonal kong saan. Gumiti si Lydia at tumayo ito para lumapit sa akin. Don't worry, Soraya. Malapit ka na makalis sa kinilalagyan mo ngayon. Nararamdaman ko yun sa'yo. Pareho lang tayo ng pinagdaanan kaya siguro magaan ang loob natin sa isa't isa. Ani Lydia, tinaplos ito ang mga pisngi ko. Tama nga ako. Magkakasundo kayo ni Soraya. Lydia? Sabay namin nilingaw ni Lydia ang kakapasok lang na pinsan niyang si Mona. Nagyakapan sila ni Lydia bago tumabi sa akin si Mona. Ngayon lang ulit ako naluluha. Natatawang ani Lydia bago iabot sa akin ang business card niya na tinanggap ko naman. Opening ng bagong tayong hotel namin sa Subic sa weekend and I'm inviting your company, Soraya. Magpapadala ako sa kumpanya ninyo ang invitation in the other day. Sure, exposure rin ng products namin kaya hindi ko tatanggihan ang imbitasyon ng company mo, Lydia. Magaang sagot ko. Inihatid kami ni Lydia sa ground floor at nag-aya pa nga sana ito ng dinner sa bahay niya na tinanggihan ko dahil kailangan pa namin bumalik ni Mona sa kumpanya. Sobrang gaan ang loob ko ngayon habang nagmamaneho kaya hindi na rin napigilan ni Mona magsalita. I'm sorry, Ma'am Soraya, kung nakwento ko sa pinsan ko ang tungkol sa pagsama niyo, Sir Caleb. Alam ko kasi na magkakaintindihan kayo, lalo't hindi kagalayo ang pinagdaanan niyo ni Lydia. You don't have to apologize, Mona. Pasalamat nga ako na kilala kong pinsan mo, hindi lang sa kumpanya. Siya makakatulong kundi pati na rin sa akin. Turan ko. Tumunog ang cellphone ni Mona. Siligot ito ang tawag. Where the hell are you? Sa boses pa lang sa kabilang linya, alam ko na agad na si Romeo to. Napairap naman si Mona at napakama sa ulo niya. Leching to? Unang bunad? Mura agad? Namiss mo lang ako eh. I am with Soraya. Tsaka bumayag ka naman na maging sekretary pa rin ako ni Soraya. Kahit sekretary mo rin ako. At isa pa, wala naman akong ginagawa dyan sa law firm nyo. Kundi patuloy ng mga sinasabi mo. Litanya ni Mona na hindi ko maintindihan kung naiinis pa o nangingiti. Dami mo agad sinabi. Tinatanong lang kita. Cash ba ibibigay ko sa'yo? Ipapasok ko na lang sa account mo. I can't imagine. Napapasawunin ko mas mukhang boss pa kaysa sa akin. Natawa ako sa iritasyon ni Romeo sa kabilang linya. Easy man, nag-e-enjoy ka naman sa kasama mo. Sadyang bitter ka lang. Nangaasar na ani Mona. I'm sweet, kahit tikman mo pa. Narinig kong pagtawa ni Romeo sa kabilang linya at nagsalubong naman ang mga kilay ni Mona. Ew, kakain na lang ako ng tae kaysa tikman kong kagaya mo. Yuck. Whatever, can you hand the phone to Soraya? May importanteng sasabihin lang ako sa kanya. Nagmamaneho ko namang iniabot ang cellphone ni Mona. Speaking Romeo, aniya, alam na ng private investigator ko kung nasan ngayon dating sekretary ng biyanan mo. Malapit na, Soraya. Sooner or later, madadala ko na siya sa'yo. Unti-unting naglaho ang mga ngiti sa labi ko matapos ko marinig ang sinabi ni Romeo sa kabilang linya. Malapit na. Malapit na masagot ang mga tanong ko. Tanging nasabi ko bago maling bumalik ang cellphone kay Mona. At sa hindi malamang dahilan, nanginig ang buong katawan ko. At kasabay ng kabang na buhay sa dibdib ko, ay nagpupuyos ang galit ko na hindi ko alam kung bakit at para saan. Ano kaya ang malalaman ni Soraya kay Jessa? Ito nga kaya ang sagot sa pagkawala ng kanyang anak? Sinong taong nasa likod ng lahat ng ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.